Dora, Harley, para sa early, late game Claude and Alice. Yun. Ito ah, ang pogi ng forma ni Eve, no? Parang ano, may pagkakadya ng pumayat. May kiss ng ano, ng angas ni Doctor Strange, yung mga paganyang-ganyang pailaw-ilaw. Ano, may ibon din ba yung mukha niya? Hindi, alam niyo yung ano, yung isa sa item na ano, pag bumubuo ka ng glowing wand, yan yun eh. Yung kulay blue ano, yung maskara, oo. Oh. Yan yun. Yung may hoodie. Yung may hoodie, guys. Item talaga yan. Team talaga yon yung item na ito. Parang si Razor, di ba, nasa rate ban? Oo. Oh. Actually, hindi talaga si Razor yung rate ban pro. Sino? Si ano yun, Chaos Knight. Ah, si Chaos Knight. Salamat sa pag-correct, Max. Yes. Sir, pero yung talent, let's go. Hindi pa lang yung pula. Pula, yung pula, tsaka blue. Pula, tsaka blue. Ayan, nako, pero eto na, Sir Jack Esports vs. EasyQuest Game number 3 para sa ating series number 1. And look at this, rotation-wise, mas maganda ang ginagawa ng Esports. They cleared the minion wave onto that middle lane before going dun sa kanyang respective jungle camp. And as of now, EasyQuest is taking, no, yung ating Magic Repolyo. Ayun ang mga, dati si Lito yan eh. Eh, siyempre, nagbabago nga lahat. Pati pangalan niya, Lito ang Batang Repolyo. Lito ang Batang Repolyo. Kasi Lito Wanderer yan eh, Little Wanderer. Kaya pinangalanan niya noon na Lito. Okay. And now, one on one. Ako, ito na, bro. Ako, bumibuelo ah. Pero may ano, bumibuelo. Si Pix. Maganda yung ano, yung ginagawa ni Pix dito, yung may pagduda, nakita sila ni RC. Disengaging. Automatically, eh may rotation na mangyari dito sa Gitno against the 3-man member. Miles Cutie, pwede siya mag-flicker in dito to burst sa Gitno, ah. Hindi, hindi. Oh, pero hindi. Ay, naka-purify pala. Kalo oh, naka-purify. Oh. Pero alam mo ba, by doing that, nakakuha ng mga ilang-ilang pera si Sagitno with that avarice. So, medyo napunta pa sa side niya yung kaganapan na yun. Ilang beses niyang nasayawan eh. Si Loren as well as si Ramin doon sa bottom lane. Pero sayaw niyang kasi 10 gold. Ano oh. Ang mahal ng talent niyan. Konting digit, 10 gold. 10 gold. Every 4 seconds pa yun. Diba? Mm-hmm. Iba yan si, ano, si Esmeralda. Yes, and as of now, rotation-wise, makikita naman natin EasyQuest would actually go for the turtle camp. And it is a possible contest kasi nandito lang naman si Loren sa may bandang gilid. Pero look at that chessboard dilatag on the middle lane. Oh my god, ang laki talaga ng range na. Dilatagan ng ano, ng banig. Pero may pag-jumping na dito, ejector, kinasakarin. Habang 3-man member na, naipit. There you go, Ramen, doing a great Ramen. Job. Hindi nila mabur si Ramen dahil sumusupport dito ang upwards nila na si Joe to the head, RZ. And Ramen doing a great job again sa Gitno. Ooh. That's a good ejector to save his comrade. Nako, bro, nakita naman natin doon Alice actually doing a very good job doon sa pag-respo niya sa may turtle camp. Pero on the bottom lane, makikita naman natin si Sagitno ang pinapahirapan nila. They really don't want Sagitno na maka-item dito para Propi. Woo! Siyempre, sino ba namang may gusto talaga ng mga item-item yung round 2 or formation 2 para sa kanila mga buff. Automatically, kanya-kanya muna kuha nung mga buff dito. 3 minutes. Man, looking good for the side dito ng EasyQuest, no? Yung ano, hindi pa nila ma-maximize actually etong si Loren sa ngayon. Hindi pa. No, pero on the top side, nako, ang ganda ng ejector dito para prop view. Oop, hindi, sabi nila, ejector lang maganda doon. Pero hindi namin tutuloy yun, Max. Easy ka lang kasi easy rin kami. Ito na pang counter go. Pix, nagmamadali. Naku po, tumatakbo siya parang ninja. Oh. Alam mo naman, pag nakaganyan yung kamay ng ninja, bumibilis talaga yan. And formal rotation. Liliko sila. The sandwich method. Sabi, ito na ibang member. Itatawid namin dito ha. Naku po, nakaporma. Binigla, oh, ang dami pa ng tao dito. Takbuhan na mga sir. Nasaan ejector? Nilapag na rin. Ang layo namang lipad dun. Ano yun? Yung kinetic wind. Yung kinetic wind. Si Pix ang nagligtas kay Leon on that very last teamfight. Perfect execution dung skill ng isang Matilda and EasyQuest. Very good job on that very last teamfight sa may top lane. Though yes, nakakuha din sila ng outer lane turret na may kasamang gold plate. As of now, 4 minutes tayo into the game, 11k against 10k in favor of EasyQuest. Turret takedown, EasyQuest din na may hawak item-wise. May kita naman natin dito, Clock of Destiny, pero sure pa yata napupuruhan. Ito, ang ganda dito, ng pag-ikot-ikot, circling eagle, good move for the side of Pix. Pinukuha nila dito ang turtle, and kailangan nila ilaban Loren, ha. He's going to snatch
trying to snatch, going in with a void blast dito sa likod. Nahuli na si Matilda habang si Sama flicker out as well. And makakaligtas siya dito. Hindi pa. Kala ko. Oo. Kala ko magkakaroon pa tayo ng isa pang teamfight. I really like what EasyPoch is doing right now. Wala na silang pake kung ano mangyari sa lane nila as long as makarespo sila on every teamfight na nagaganap. They really don't want Sir Jack Esports to take away the lead na hawak nila ngayon. Look at this. Esmeralda already having the Enchanted Talisman. Si Eve, ganun din. Going for the Enchanted Talisman as well. Pero sa kabilang side, kanina ko pa nakitang nabuo ng isang Alice yung kanyang clock destiny. So this is going to be a hard time for them since meron ng stacks yan. Ayun, gumagalaw ka habang sinisipa ka sa Eren. May pag-flat, Joe will fall. Here comes the Circle Eagle on the back lines. Nahuli na lang dapat hulihin. And napaganda dito ng paglabag ng Void Crystal. Ramen disengaging again sa Gitnu. Sabi niya kanina, ako yung ginaganto-ganto ah. Ngayon yung kasama mo, isagip mo again sa Gitnu. Nako, grabe to pare, Prof. Bino. Sa bottom line, I think, para sa akin, they need to stop doing what they're doing against Esmeralda. Mm-hmm. Kasi hindi naman nila ma-pick off eh. And lagi na-utilize ng Lalo yung Avarice. No? So, nakaka-item yung Esmeralda Lalo. Tama ka dyan. Ito, may paglapag na dito. Void Blast, Void Crystal. Oh. Kinumit na lahat. Habang may pagkidlat, may bagyo. Leon will survive. Si Guerrero ay buhay. Chris Redfield and Pix doing a great job. Ang ganda nung paggamit dito ng Void Crystal combination Void Blast. Well, may rotation na naman ang mangyari against Nako, Roy Sama. Wala siya ditong kasama, most likely gusto nila ma-pick up dito. Circle God, Eagle. Naku po, walang rekta-rekta. Umikot-ikot muna RC trying to face check or may na-check that enemy kung may ejector niya. Still, good move. 4-4 ang ating score, Max. Hindi pa tapos. Inumpisa na nga si Ramen makakaligtas. Yet sa Gitno, talagang pumuporma lang siya. Abante lang siya ng abante dito. Walang aatras. Pagkakamala mo siyang pugante na lumabas iwanig ng Alcatraz. Grabe naman sa rhyming dito si pare Prof. Pero 6 minute intro game second. Ay, may pag-jump. It's about to happen. Ang daming kidlat. Naglaho parang mula ang tigapagdala ng kidlat. Siya pa nga nakidlatan dito. Simpilis. Nung kidlat yung buhay niya doon, nawala na lang parang si Athena. Sige, pilit mo pa yung rhyming. Redundant na lang eh. Eto na, may pagtulak dito. Sagitno. Si Sagitno against RC. Ang ganda na pag-setup dito. Blazing Duet sa mukha. Blazing Duet? Nasa luna. Hindi nila na-takedown din. Na-takedown nila dito. Napakahaba kasi ng skill ng World Realm World Manipulation. Ang tawag nila dito. Si Sama against Leon Guerrero. Makakaligtas dito si Sama. Whew! Buhay pa si Sama dito. Muntik ka. Muntik ka siyang tamaan doon. Muntikan pa. And this is the very first time na na-takedown nila yung Esmeralda. And if we actually take a look at the item of Esme dito in both sides of the team, makikita naman natin, he is already going for the Calamity Reaper. And meron na siyang Oracle, Prof. Kaya ganun siya kakunat. And most of the members ng Sir Jack dito is Mage. No? So, maganda yung itemization na kinuha niya rito. And Sir Jack Esports is really going to have a very hard time when trying to killing to kill sa Gitno. No, what they need to do right now talaga is let Roy Sama farm as much as he can para makadamage dito sa EasyPorts. Yun nga, kailangan maibigay yung damage dito. Eh na nga, pinagbabanggit ng damage, ibinigay na rin lahat. Ramen against four-man rotation. God. Hindi siya makakaligtas dito. Most likely, ang ano masasabi mo sa position? Para sa akin, ang lalim. Ikaw ba, Max? Actually, sobrang lalim. Hindi na natin maitatanggi yun eh. He knows na wala ng turret. He knows na hindi kita sa mapa yung kalaban. Pero he wants to stack up eh. Diba? Kasi yun talaga yung pinaka build up ng isang Alice by stacking up his passive. Kaso hindi nila magawa because the map is totally dominated by EasyPorts right now and wala silang no choice kung hindi mag-play defensively na lang muna. Ngayon, tama ka dyan yung play defensively. May part din siguro ni Ramen na minamaximize niya actually yung orb na pwede niya makuha. Kasi minsan yung pag ma-maximize yung sobra-sobra masama. Diba? Pachani-chani lang muna. And then later on, pag feeling mo safe na, doon pwede ka ng mag-all-in. Pero yung mga pag-all-in na yan, minsan risky-whisky yan eh. Kung worth the risk naman, why not? Diba? Ayun, hindi niya na-uwi orb. Balikan mo. yung bang risk na inuutos mo sa Alice is worth it para sa isang orb against 3 members ng EasyPorts. Siyempre, yung Defra chessboard nila tag otro bottom lane. Abang, tinan mo si Yuji otro backlines. Yung manipulation niya na-manipulate pa nga.
yung chessboard niya naka-advance. Papunta ka pa lang doon, babagsak. Para ka nag-mortar, sungat niya eh. Sungat niya kung sa'yo ibabagsak. Now, geometry, makalino sa geometry. Si Mr. Duji, alam niya kung saan naabot yung mga skills rito. Pero speaking of skills na ko, si Mr. Redfield, look at that, the burst galing dito kay Sama. Tumama, and ang ganda nung pag-counter go dito ng Sir Jack Esports. Virus doing a great job. Dodging, oh, a lot of God, skills. Well, sa gitno, sumagip na nga. And Leon, grabe rin yung mga pag-backup nila dito. Alam mo, ang pinaka-shot call din talaga nila si Leon eh, di ba? Oo. Kasi ano eh, nakikita ni Leon kung saan yung kalaban ba using the Mountain Shocker, syempre. And kung napansin mo, ang ganda ng ginawa ni Esme doon. He knows out niya talaga yung falling star mo niya, waited for the high to come back for, dun sa sombrero bago niya binitawan. Pero as of now, another event is about to happen. Onto the top lane nga ba with Sir Jack Esports? Hindi. They're really trying to play safe, pero at the same time, alam mo yon, yung nangangati silang lumaban, kaso not enough damage pa sila, so kailangan pa nilang tiisin yung ganitong klase ng playstyle. Alam mo, tama ka eh, yung sa nagpe-play safe sila, and pero gusto nilang lumaban. May part kasi dyan, ito nakikita ko lang Max ha, correct me if I'm, kasi palabas ni Lord. So minsan gusto nilang lumaban, pero hindi, joke lang, ano lang, facing muna tayo kasi hintay natin Lord, if ever, doon tayo lumaban. Doon magko-contest. Doon tayo magko-commit. Mm-hmm. Nako, pero speaking of Lord, 10 seconds until the Lord responds. Pero good job on Sir Jack Esports on actually trying to solve the minion wave para hindi nga naman sila maipit under pressure ng Easy Boards dito. Pero still, the pressure is still there. Hindi nga lang ganun kabigat. No, kasi grabe yung place nila ginagawa ngayon ng Easy Boards, sarang hindi nila hinahayaan ang Sir Jack na makabawi agad-agad. Ayun, no, wala nang bawi ang gusto dito ng Esports. Check mo yung buhay ng Lord kung ganun kabilis. Ganong kabilis, patapos na bro. Hindi pa nag-uumpisa tingnan. Eh patapos pa nga. Sa Gitno against RC, they want a setup against sa Gitno. Oh, hindi nang gusto dito. Yung pala, it's only a bait onto the back lines. Huli siya dito. That's a world manipulation. Ang laki ng chessboard. Hindi ka makakailag dyan. Ang chance mo makaligtas doon, para ka nag-grapping para ka nagpikok sa grapping paper. Sobrang liit. Correct me if I'm wrong, pero kapag nandun ka ba sa loob ng chessboard, may slow? Yes, may slow oh yan. Oh my God. Naka-ice queen ba to? Si Eve? I think eh. Ayun, may additional ayun, slow pa. Pag sa dulo, may damage pa yun. I mean, may additional damage. Ayun na nga pagkadulo dito, damage? Jumping in on the back lines. Naglaho na bigla ang kanilang Miles Cutie. Oh, no. Well, look at Joe. On the back lines, sinaman si Chris Redfield. May pagbaon sa likod. Ang layo, hindi mo mahuhugot yun. Ano ba yan ng bomba ka? Si Maring Im. Grabe. Para kang kalaban mo sa Metaloid dito, yung Grand Canon ng France. Sa launcher ng Iraq. Oh, eto na. Habang si RC, pati takedown niya siya dito. Kirob reporting. And then... Grabe. But isa lang masasabi ko, Mage that UG, what a position on every team fight.